Kamusta mga kapitan, isang malupit na araw sa inyo. Ngayon ay pag-usapan natin ang hidwaan ng Israel at ng Arab countries. Nangyari ito noong 1948 sa Middle East. Ang death toll sa mga nangyaring mga digmaan, pag-aalsa, pagganti ng Israel sa Lebanon ay hindi kailanman binilang at kinalkula. Pero masasabi natin na nasa mahigit 10,000 ang namatay. Bago natin simulan ay mag-intro muna tayo. Isa ito sa pinakamatagal at mapaminsalang tunggalian or conflict sa buong mundo. Sa pagitan ng bansang Israel na kaalyado ng Estados Unidos laban sa mga Palestinian. Ang bansang Palestine ay lumikas matapos maitatag ang Estado ng Israel. Pagkatapos na lumakas ang pamumuno ng Israel na mayroong kontrol sa mga malalakas na armas, ang mga Palestinians ay nakikita bilang mga api na biktima ng mga bansa sa Middle East. At matinding rehimen ang ginagawa nila upang mataguyod ang pagkawasak ng bansang Israel. Upang suportahan ang hangarin sa World War I, ipinangako ng Great Britain sa mga Palestinians at mga Arabo sa isang declaration na tinatawag na Balfour Declaration ng 1917. Ito ay patungkol sa pagtatag ng tahanan para sa mga Hudyo sa bansang Palestine. Ito ay sulat galing kay Arthur James Balfour na Foreign Secretary ng United Kingdom sa panahong iyon para kay Lord Rothschild na leader ng British Jewish Community. Inilabas ang deklarasyong ito noong November 9, 1917. Ang mandatong ito sa mga Briton matapos ang digmaan laban sa Palestine ay nakakitaan ng mataas na bilang ng imigrasyon ng mga Hudyo at seryosong alitan sa pagitan ng mga Arabo at Hudyo. Ang pagtatalong ito ay inaasahan na maayos nang bumoto ang United Nations para sa paghahati ng Palestine at pagtatag ng Estado ng mga Hudyo noong 1948. Ngunit ito ay humantong sa isang giyera nang agad na umatake ang mga kalapit na estado ng mga Arabo tulad ng Egypt, Jordan, Syria, Lebanon at Iraq nang ideklara ang araw ng kalayaan ng Israel. Nagsimula ito isang araw matapos ang araw ng kalayaan nila. Ang bagong estado ng mga Hudyo ay nakaligtas mula sa mga pag-atake. Patuloy pa din naman ang imigrasyon ng mga Hudyo hanggang sa nakamtan nila ang kanilang demokrasya. Pero along the way pa din ay nakikipaglaban pa din sila para sa pag-agaw sa West Bank, East Jerusalem, Gaza Strip at Golan Heights. Dahil sa pagkilos na ito ng mga taga-Israel, ay natakot ang mga Palestinians dahil nasasakop na ang kanilang teritoryo. Iniisip nila na nagbabanta ang mga Hudyo upang makuha ang kanilang mga ancestral lands. Ngunit ang nais lang naman ng Israel ay ang aktibong areglo para makuha nila ang lupa o teritoryo na para sa kanila. Pero ito ay pinahayag ng United Nations na ang ginagawa ng Israel na land grab ay illegal. Ngunit imunungkahi ng UN Security Council Resolution 242 na ang isang lupain para sa katayapaan o land for peace na kasunduan ay maaaring maging negotiable para makalikha ng isang estado ng mga Palestine sa mga nasasakop na teritoryo para makapagbigay ng tirahan sa mga lumikas na Palestine noong nagsimula ang kanilang hidwaan para maayos at para sa normalisasyon ng mga Arab-Israel relationship. Ngunit ang mahabang kasaysayan ng masigasig na kompetisyon ng bawat isa para sa maliit na lupain sa silangang Mediterranean ay nagdulot pa ng mas malaking hidwaan at puot sa isa't isa. Kaya't ang resolusyong ito ay halos imposibleng maayos at maareglo. Nakakalungkot dahil sa interes ng bawat isa
Halinman sa mga Arabo o Hudyo, ang alitang ito ay patuloy na tatakbo at tatakbo. Dapat mong alamin na ang pagkatalo ng mga estado ng Arabo sa Six-Day War of 1967 ay nagsimula ang pagbuo ng Palestinian Liberation Organization o PLO na nakatuon sa pagpapalaya sa sariling bayan sa pamamagitan ng makabagong armas at sandatahan. Pero napagkasunduan din ng mga PLO na makikilahok na lamang sila sa peace process. Sa pananaw ng mga Arabo, ito ay radikal na galawan para sa mga freedom fighter. Sa pananaw naman ng Israelis o mga Hudyo, ito ay terorista ng Hamas na ang militanteng aktibidad ay ginagamit ng mga Israel bilang patuloy na pagbibigay ng katuwiran para sa mga taktika nila sa Palestine. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Subaybayan nyo ang videong ito dahil may part 2 para sa ginawang movement ng bansang United Arab Emirates para sa peace order nila sa bansang Israel. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe!